Magandang araw mga kadiyo. Ayon kay Attorney Kausing, may bago na namang kaso si Bantag. But before that, please pag-support naman ang ating channel. Maraming salamat po at ito po yung video. So anyway, ang nangyari po kay Mr. Bantag ay pinalabasan uli ni Secretary Juanito or Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice ng panibagong kaso administratibo. At ang kasong administratibo noon ay tinawag na isang paglabag sa kanyang trabaho bilang Bureau of Director o Bureau of Corrections Director. Dahil inaprubahan niya na hindi sinusunod yung pamantayan na interviewin ang kahit sinong bilanggo. Pinayagan niya po kasi na mag-interview ang SMNI na radio station or TV station ni Pastor, o hindi, ayaw kong tawagin Pastor, ni Apollo Kibuloy, Apollo Carion Kibuloy. So, ang tawag yan, ACQ, no? Apollo Carion Kibuloy. Na-interviewin si Juanito Palparan, General Juanito Palparan, na sinintensyan po sa pagka-kidnap at pagpatay sa estudyante na si Empeño, na mga estudyante na taga-UP. So, dahil sa pagpahit niya yun, may pangalawang administrative case na siya. Ang una pong administrative case ni Mr. Gerald Bantag ay yung pagkamatay ni John Villamor sa loob ng bilangguan. So, kinasuhan siya doon sa administrative case na ang tawag ay grave or gross misconduct sa pamamagitan na yung trabaho niya ay hindi niya ginampanan para maprotektahan, maproteksyonan laban sa kamatayan yung si John Villamor. Yung unang kaso, sinuspende siya ni Bongbong Marcos sa loob ng 90 days. So, ngayon na 90 days, dahil iyon po sa pagkamatay ng bilanggo na ang nagpangalan niya ay John Villamor. At hindi niya ginagampanan yung trabaho niya para mapangalagaan ang lahat ng tao sa loob na hindi mamamatay. Pangalawa, ito lang kanilang umaga, pinalabasan na naman siya ng bagong suspension order na kung saan ang kanyang kasalanan ay yung pagbibigay o pag-aproba ng interview ng SMNI na TV station ni Apollo Kibuloy. So ngayon, sabi ko lang muna yung pangalawang suspension order laban kay Bantag ay yung pag-grant niya ng interview, inaprubahan niya na interview ng SMNI si Juanito Palparan na isang sentensyado sa reclusion perpetua. Bawal po yan. At kung meron mga interview na mangyari, dapat may pamantayan na susundin. So, yan po ang nangyari. At dahil yun, kinasuhan na naman siya ng grave misconduct. At dahil sa may kaso sa grave misconduct, pinatawa na naman siya uli ng tinatawag na preventive suspension. Yung preventive suspension na yan, ang ibig sabihin, hindi paparusa yan. Kumbaga, binibigay ng proseso sa batas sa civil service, revised rules on administrative cases in the civil service or URACs or RACs na kung saan pwedeng sa preventive suspension ang isang empleyado o opisyal ng ating bayan kung may kasong laban sa kanya at ang pakay po niyan ay para hindi siya mabigyan ng pagkakataon na magka-impluensya ng mga testigo na kailanganin na dapat malinis at free at walang ibang impluwensya sa mga bakang dokumento, pwede niyang manakaw sa loob ng opisina niya, kaya sa tinanggal siya muna habang tuloy-tuloy ang investigasyon. Ngayon, ang problema lang dito, ang una, mukhang may nakita kong legal technicality. No? Sa unang kaso ay hindi pa natapos kung wala pang desisyon na pinalabas ang Department of Justice sa unang suspension kasi ibang kaso yun. So kung ibang kaso, hindi natin alam kung anong desisyon. Pero sugo ng ating civil service revised rules of administrative in the civil service na dapat may desisyon na.
So kung wala man decision, let us give the benefit of the doubt to our Secretary of Justice kung bakit wala pa. And yet, additionally, nagpalabas naman ang bagong kaso. Yung bagong kaso, yung kasalanan niya na pinayagan niya na mag-interview ng SMNI sa kay Jovito Palparan. At matandaan niyo si Jovito Palparan po, siya yung sinintensyahan sa pagkidnap at pagpatay kay Empeño na estudyante diyan sa UP. Okay, ngayon kung may isa pang kasama ata, may nalal na tao na nawala o namatay din sa kasama ni Empeño. So, ang problema ko lang dito na technicality, nakasaad po kasi sa Rule 7 ng RACS na isang beses lang maaring i-preventive suspension ang isang opisyal o empleyado ng bayan na sa 90 days. Ngayon, ang hindi ko alam kung ano ang justification, legal justification nila ni Remulla para i-justify yung pangalawang 90 days. Kasi kung basahin mo sa Rule 7, particular sa Section 28, nagsasabi doon na hindi pwede maglalampas sa isang preventive suspension. Yung unang suspension niya na preventive ay 90 days. So pangalawa, patapos na, may panibagong preventive suspension na naman. So well, kung tingin ko lang as a lawyer, si Remulla lawyer din, maaring sabihin niya, pwede yan kasi panibagong kaso. So pwede na yung argumento na yung unang ang bawal lamang na sunod-sunod na suspension ay kung sa isang kaso. Eh kung isang kaso, isang suspension lang. So ganun na nakikita kong argumento nila. Na pangalawang kaso, another 90-day suspension. Well, that is still premature to my mind to discuss that clearly because I myself was surprised. Mga meron palang ganun. So kasi ginagamit ko rin yan sa aking mga kaso na depensa sa mga naging kliyente ko noon na hindi pwede suspendihin ng more than one or once itong isang kahit sinong empleyado ng gobyerno. At kung sa national government, 90 days lang maximum. Kung local government, 60 days lang maximum sa ilalim ng civil service. So ngayon, dagdagan pa dito, ang kasunod ko na ikwento, si Bantag malaging palaging delay. Sabihin, notorious po talaga ang Pilipinas sa delay-delay. At ang inhibition ang ginagamit na dahilan. So kung ganun po, ano po ang ibig sabihin niyan? So ang ibig sabihin niyan, mismo sa sistema natin, pinapayagan natin yung tinatawag na papadelay sa ating sistema. Kasi kung ako naman tanungin mo, kuminsan po, marami din po akong kasong hinahawakan na kailangan din pala talaga yung remedyo na inhibition. Ang remedyo ng inhibition kasi po, bahala na, huwag na magalit ang mga kaibigan ko na kapwa po abogado na mga piskal o mga judge, ay ilang beses po nangyari talaga na yung mga decision nyo, nakikita ko ang ginagawa nyo na tumanggap kayo ng pera mula sa kabilang partido sa pamamagitan ng decision nyo na mali-mali. Hindi nyo po sinusunod kung anong utos ng batas. At ang kapal ng mukha, hindi ko alam kung saan humiram ng kapal ng mukha yung mga judge na yan. Hindi ko nabanggitin ang pangalan, pero there may be come a time, a day, and with sufficient documentation, I will name names kung sino-sino yung mga judge na yun. O mga kadiyo, nakita nyo na yung video. Ano ang masasabi mo? Totoo nga ba na pinampahan ng bagong kaso si Bantag? Comment lang below sa inyong reaction o poll dito. Maraming salamat po at magandang araw.